pala ang dago. Alright guys, so clear yung checkpoint natin. Ang dami oh. Tingnan nyo, talagang hindi ka nababa. Sa Big C wala sila pero andito pala. Kung alam ko, isa lang. Baba bro, yung taga rito. Oh, yung makina yan. Bababay yan, hindi pwede sa akin yan. Kahit may yan din yung bata. Commute na lang no, sir. Mga kapatid, hindi ko kayo magagawa ko yan. Yan na, lakari din ah. Ayun. Dalawang dahan. Hindi nagsakan mo. Ayan. Tumbay talaga ni kay Ernel. Huwag lang jacket ha, wala kami jacket. Tapos, i-guide ko kayo. Kung saan ang sakay nito mga bro. Ito lang yan, sa Ogi lang. Ogi. Okay. Ayun, babae na kayo. Sasakay ng jeep babalik. So, hanggang po bauna. Mga kapatid, ito ay hindi ko kayo mababantayan. Kaya pinapakiusap ko para hindi kayo magsisisi. Huwag na ninyong uulitin 'yan. Okay? Wala tayong personalan dito. Actually, galing pa kami ng Cavite. Pero ilan ang anak niyo, bro? Ako, isa lang. Bibigyan ko kayo ng kwento. Mayroong sa Tagaytay, isa lang ang anak. Dahil sa sobrang pagmamahal sa anak, binili ng motorsiklo.
Walang helmet, pak, patay. May isang MTO official, hindi ko na tutukoyin kung sino. Hindi pa alam. Susi ko. Ang pagpagin ng high school, binili ng motosiklo. Pak, patay. So, anak natin. Alam ko, nililibang lang kayo eh. Nakakalimot kayo. Eh, kaya, pasensya tayo. No? Maaring naghahalo ang inis at galit nyo at yung tuwa, pero pasensya tayo. No? Tapos next time, magkasawa na lang muna. Okay? Okay? Okay ba? Yung mga kapatid ko riders na nagbigay ng 200, salamat ha. Ah, by the way, hindi ako nagbigay noon. Si Kajud. Si ano, ah, so, okay, pambawi. Pinababa ko kayo, may bawi. Oh, ito. Sige, papara namin kayo ng jeep. Okay? Tol, pagpapanin mo. Sir Kernel, idol ko po kayo. Nakita ko rin kayo sa personal. Okay, salamat sir. Salamat sir. Ride safe po. Para ko sila. Sir, mami ko sila. Ikaw na bahala rin eh. Alright. Kernel, salamat po. Oh, yeah. Napakabait ni Kernel, no? Yung magpamilya, dalawang motor, may angkas parehas, dalawa. Balitat na sila sa motor. Angkas nila yung mga anak nila. Napakabait ni Kernel. So, binigyan pa nila ng pamasahe para mag-commute na lang. Napakabait. So, maganda talaga yung advocacy ni Kernel. Sana marami pang maging katulad niya na public servant. Napaka-usay talaga. Ay, bakbakan na naman. So, salute sa mga government official na nagtsatsagang mag-check dito. So, nakakaramdam ako ng peace of mind na para bang ang payapayapa na ng Marilaki. Na para bang hindi na puro ano. Sa totoo lang, isa ako sa talaga sa natatakot sa mga malulupit na rider natin eh. Yung tipong mga tunog pa lang ng muffler nila, nakakatakot na. Pag nasa likod mo, kala mo, parang tinutugis ka. So yun, ingat din. Pagka ganun yung mga pipe ninyo, better, huwag na muna kayong umakyat or magpalit na kayo ng stock. So sabi nila, meron pa raw LTO rito. Checkpoint. So, titignan natin kung paano naman yung proseso nila. So, pang limang akyat ko to dito sa lugar na to. So far, so good naman. Kita nyo naman yung takbo natin, ganun lang. Kasi ayoko mag-ride ng lagpas sa aking kapasidad ng pagparaan ng aking pagmamotor. Babakbakan, mga scooter. Double solid lane. Huwag kang pasaway. So, okay lang. Unang sila ng konti. Wala naman premyo yan. Minsan, mas maganda pang ini-enjoy mo yung tanawin eh. Diba? Yan yung hindi natin na-appreciate pag nagra-ride tayo ng mabilis. Kala ko BNK? Ha? BNK? BNK na lang tayo kaya? Hindi ko pa natikman yung budbud eh. Oo, oh, tara doon tayo. Nakakaalit tayo. So, lipat kami ng
BNK. Bukod sa marami na yung kumakain, saka natikman ko na dyan. So, itry naman natin yung ibang spot na hindi natin napupuntahan. Alright, ito na nga ang BNK. Tabi muna tayo rito. Lumulubog? Nope! LTO ko nasa kabila pala eh. Sa kabila, ipapagano ng LTO. Yung LTO? Oo, kita nyo naman, meron na tayong sticker sa BNK. Yun, sa wakas. Ang kapagdikit din. So guys, first time nating nakapunta ng BNK. So hindi na pahiya yung aking expectation tungkol dun sa pagkain. Lahat sa facility, sa CR. Malinis sila. Tapos yung famous na budbud rice. Halo-halo na yung nakasangkap. Panalo, for 100 pesos, ganun yung makakain mo. Sobrang panalo. Ayos na ayos. Mga crew, maasikaso naman, attentive sila, mabilis. Kaya, okay na okay. So, BNK, talagang sa lahat, ha? Kaya pala, ang daming... Kaya pala, ang daming... Wow! Kainin mo! Kaya pala, ang daming... mga motovloggers na kumakain dyan, lahat yung mga idol nating motovloggers nakikita ko dyan kumakain. So, ngayon alam ko na kung bakit. Chill right man iniyot. Kumpulan na naman. Slow down. Okay. Okay, another checkpoint tayo, guys. Sige po. So, ayan, kabilaan kayong i-check kung akit kayo. Kabilaan, pati pababa. Che-check nila ulit kayo. Okay na kanina, sir. Salamat po. So kita nyo yun, kabilaan yung checkpoint nila. Pero pag sinabi mo naman na okay ka na, unless na lang kung hindi ka rin honest, baliwala rin. Diba? O pag sinabi mo naman okay ka na, palulusating ka naman nila. So nasa sa inyo na yun kung dadayain nyo sila. Pero mahirap pa rin eh. Mamaya machempohan ka, patay pa rin. So mas maganda kung akit pa rin kayo ng kompleto na papel or walang bawal. Parang lahat naging chill ride na after nung may ganyan checkpoint. Ang laking bagay oh. Tinan mo lahat sila, parang wala akong nakikita masyadong pumapaspas. Basta parang ako mismo, parang naging kampante rin ako. Diba, alam mo yon, wala ka nang makikita masyadong kumakarera. Yeah, change your mind. Another one, tabi. Tabi, baka po tayo ma... Doon na lang, Chip. Tabi ko po doon. Dito tayo, pacheck agad tayo kay sir. Sir, magandang umaga po. Right, ORCR. License po. Mas, sir. Ay, sorry, sir. Reku. Salamat po. Ano lang yung speed limit natin dito, ha? Masarap po.
Nakatambay sa Big C ah. Uy, si Kalmado. Tropang Kalmado. Ba't nandun lang si Kalmado, hindi siya umakyat? Ano kaya nangyari kay Kalmado? Ano nakatambay mo na kay Big C? Walang nakatambay. Ano? Tatambay mo tayo? Ikaw? Nagagawa naman eh. Tara. Tara. Ayun eh. Tropang Kalmado. Tropang Kalmado. Babakbak na oh. Guys, Big C. Tamang chill lang. Chill lang ang kalahatan. Iba yung ambience no. Tahimik. Parang di Sunday. Chill lang ang mga liguan nila. Nice one! Kaya okay na umakyat ng Sunday. Ayan no, ang tahimik oh. Bulan siya talaga nakaabak. Kaya ayoko na. Game over! So, pauwi na kami. So yun lang yung pinaka-content natin ngayon. Inalam lang natin kung ano na yung sitwasyon sa Marilac eh. Good job guys sa mga talagang nag-effort. Lalo na kay Colonel Bosita. So nakita nyo na kung gaano kapayapa ngayon yung Marilac eh. Bawat kanto, I mean, bawat spot na popular. Kamukha nung Big C, Manukan, Devil's Corner. So kaliwat kanan yung mga nag-check. Yun nga, may nahuli kanina mag-anak, napakabait ni Colonel. Imbis na hulihin niya, binigyan na lang ng pamasahe para lang mag-commute na. So ina-advocate niya is for safety talaga. Kaya please, sumunod naman tayo kasi nag-e-effort yung si Colonel para sa safety niyo na rin yun. Hindi para makatipid eh. Ah, hindi kasi natin masasabi yung pagkakataon eh. Tapos sa yon sa mga riders naman, maigi, sumunod tayo sa batas. Yun nga, kung naka-open pipe, baklasin muna or magpalit. Tapos, kung walang lisensya at ORCR, wag na rin muna, magtiis muna. Kung mas mahirap kasing maaberya kayo eh, lalo kung hindi kumpleto yung papeles ninyo, kaya wag nyo na subukan. So, kaya siguro ganun kahimik, katahimik yung Marilac eh. Saka isa pa, napansin ko, walang nagre-racing masyado. As in, wala talaga. Parang nagkaroon ka ng peace of mind. Na pag umakyat ka ng Marilac eh, na uy, parang safe na safe. Parang alam mo yung Marilac eh kanina, parang bagong mundo. Diba? Parang bagong Marilac eh. Naramdaman ko yung chill na ride. Parang okay din pala, although hindi naman tayo talaga bakbakan yung ride natin lagi. Pero mas maganda yung na-enjoy mo rin yung chill na tanawin talaga. So ang sarap din tignan nung, di ba hindi nyo kasi ni-enjoy yung kalikasan eh. Di ba, ride, akyat tayo na akyat, hindi natin tinitignan kung gaano kaganda yung Marilac eh. Yun ang hindi natin na-appreciate. Kaya okay na okay. Salute sa mga nagpatupad. Saka isa pa, ganito ah.
kung gusto mo talagang mag-banking, ako aminado rin naman ako. Nag-aaral din ako mag-banking. Pero iwan naman, pang limang akyat ko pa lang. Pero tignan mo naman yung ginagawa kong speed or yung limitations ko, inaalam ko. Kasi alam ko hanggang doon lang yung kaya ko eh. So yun siguro yung nawawala sa atin na pagka may mga alam nating may mga maniniyot, may mga nanonood sa gilid. So may umovertake sa atin. So hindi tayo nagpapadaig, talagang hinihigitan natin sila. So kung hihigitan mo sila, hindi mo alam yung limitations mo, nalalampasan mo na. So sa paraan na yun, mas tumataas yung percentage na maaksidente kayo. Kaya hayaan mo na, kung may umovertake sa'yo, may nauna, hayaan mo na. Importante, nag-i-enjoy ka sa pagra-ride mo. Tapos yun, sa mga maniniyot, pwede naman kayong kumorner ng saktong speed lang eh. Diba? Kita nyo naman yung mga mangilan-ngilan sa picture ko, hindi naman ganun kasama. Tignan, kahit ang takbo natin 40 to 60 lang, hindi naman ganun kasamang tignan eh. Pwede na rin. Saka hindi naman tayo talaga karerista, kaya sa akin, more on enjoyment, tamang picture din. Kasi nga, nadagdag yan, mga maniniyot. Bonus na natin yan, guys. Sobrang laking bonus na nun. Kaya magpasalamat tayo sa kanila. So, kung umakyat ka, nag-enjoy ka na, napitikan ka pa, di ba, may bonus ka, na-enjoy mo pa yung ganda ng marilaki, so, okay na okay. Kasi yung lagi tayong mag-re-racing, racing tayo. Sige, paunahan. Sabihin nating mauna ako ngayong mga sumunod na mga araw, mga linggo. Parang tataas yung confidence mo, tataas yung tingin mo sa sarili mo. Pero kahit yung magagaling, 'di ba, kahit yung professional racers nga naa-aksidente pa eh. Tayo pa kaya? So kung hindi man tayo ma-champion ngayon, na ang galing-galing mo na sa cornering, ilang ulit ka nang umakyat sa marilaki, hindi man tayo magchichempuan ngayon, pero wag na sana nating hintayin na mangyari pa yon, 'di ba? Wag lang tayong lalapas sa ating mga limitations ng ating skills para maiwasan natin yung mga ganyang aksidente. Sa ganung paraan, mas magiging safe yung marilaki. Then ayun guys, pauwi na nga kami. Yan yung kasama ko, yan si John. Nakalimutan ko yung dalawang pangalan nila, sorry. Pero pinsan niya yung naka-NMAX. Tapos ito naka-click 125 kasama din nila. Ilang maraming salamat ulit sa pagsama sa aming biyahe. Siyon, nasilip niyo na kung gaano ka-safe na ang marilaki. Sana magtuloy-tuloy. Ito mga gustong magbakasyon or mag-unwind. Yan yung mga naka-four wheels. So safe na ngayong mga week na to or month na to. Kung magsabi yung operation is magtutuloy-tuloy lang, kaya magandang balita yon para sa mga turista. Again guys, if you like this video, please share, like and subscribe. Siyempre yung suporta ninyo, yun lang din naman yung inaasahan ko para maging maganda lalo yung channel natin. So sa mga supporters, maraming salamat ulit sa inyo. Then, abangan pa natin yung mga susunod nating adventure, tips, or vlogs. Kaya, dyan lang po kayo lagi. Huwag kayo magsasama sa umuporta. Alright? So, see you na lang next vlog, guys. Ride safe!